Jinky, malapit na ako mag-retire pero hanggang ngayon wala pa rin ako ipon. Ano gagawin ko? Alam nyo mga kapatid, ang pinakamahirap talaga ay mag-retire na walang kapera-pera. Ang hirap talaga umasa sa mga kamag-anak na para kang pinagpapasaan na para kang bola. Kaya nga ang payo ko po sa inyo, huwag po natin uubusin ang ating retirement fund sa pambili ng mamahaling gamit, pang-travel, pambayad ng utang, pang-party or pang-treat sa barangay. Tatandaan po natin yung perang pinaghirapan nyo po ay talagang dapat ay ingatan nyo. Kung ito po ay maubos, ay hindi nyo na itong mababawi dahil wala na po tayong oras at lakas. Kaya nga parati ko sinasabi, hindi na bali na magmukhang mahirap ang inyong palabas. Basta may pera naman sa bulsa. At eto pa, kung gusto nyo pang matuto, look at the comment section, pwede nyo i-copy-paste po ang ating link at ikangay. Marami pa kayong matutunan. Don't forget to like and subscribe. Jinky, paano naman ako kikita na walang puhunan? Alam nyo ba that you can start a business with zero capital or zero money? Ha? Paano? Ito ang tip ko po sa inyo. Number one po, ang kailangan gawin nyo po, stick to something that you know. Focus on your strength. Kung magaling ka, like for example, sa pagsusulat, magsulat ka. Sa vlogging, magsulat ka. Video editing, sa video editing. Sa TikTok, diba? Pagkakitaan mo na rin yan. Copywriting, graphic design, setting appointment, transcription. In other words, alam nyo ba na pwede kayong maging virtual professional? You'll be earning money at the comfort of your home. So my question to you is this, do you want to earn at least 15 to 50,000 pesos a month by working from home? Ha? Paano yan? To learn more, all you need to do is just copy the link on the comment section. Don't forget to like and subscribe. Jinky, wala pang akinse, wala na akong pera. Anong gagawin ko? Alam nyo ba, mga friendship, na may maling diskarte tayo minsan na ginagawa na nagpapahirap po sa atin. Ano yung una? Number one, unplanned spending. In other words, ang hilig mo talaga yung sa impulse buying. Nagkakaroon ka na tinatawag na shopping addiction. Ang hilig mo sa online shopping. Panay add to cart, pero hindi ka naman siya check out. Number two, hanging out with the wrong friends. Yung mga mahilig talagang ika nga kumain, di ba, ang hilig maglayag, ang hilig lumabas. Sila ang nakaka-impluensya po sa inyo. At syempre, tatandaan nyo, layuan nyo ang mga kaibigan nyo matatakaw. At number three, yung mga bisyo, pag-iinom, ika nga pag-iyosi, yan po ang nakakasunog po ng pera. Kaya nga, eto pa, my friends, kaya ang tip ko po sa inyo, para mabuo ang ating sweldo at di tayo kapusin, kailangan mag-ipon at magtipid. Don't forget to like and subscribe.